order of thing, ganito ang ball niya. Ganito, na? Dito nakalagay yung date kung kailan nagpa-assess, name of establishment, type of establishment. Halimbawa, Shakey's, type of establishment, restaurant, no? Tapos yung location or address. O sino yung, kung may-ari yun na pag-usap namin, yung pangalan ng may-ari. Minsan naman mga store manager or representative, no? Ngayon, may tinatawag na sanitation fee. Yun yung sanitation inspection fee. Binasi naman namin ito sa number of employees. Parang tinatawag na small, medium, large scale, no? Maraming ano itong sanitary permit. Ang sanitary permit ay isang form na nagpapatunay ng isang establishment ay nakapasa sa sanitation, no? Pero ang kanyang ano, nakalagay doon, date of issuance, kung kailan niya tinanggap. Pero lagi siyang December 31 ng taon. Ma-expire. Mas maipit kami kapag mga food establishment, including water refilling station and water provider. Kasi consider food sila lahat. Dito, sa sanitary permit, sa food, kailangan, bilang kami ay ISO procedure na, no? ISO 9001. Para sa kailangan isa pupunta sila sa office, mag-apply sila for renewal of sanitary permit. Yun, base doon sa ISO procedure, kinakailangan dala nila yung OR ng kanilang business permit. Kasi doon sa application, nakalagay doon kung ilan yung service crew o ilan yung employee, kailangan yun yung makita namin health certificate. Tapos, lahat ng test ng tubig nila, yung physico-chemical, once a year. Tapos, meron silang monthly yung microbiological test. Yun, kasama isa-submit. After mag-submit sila noon, nagawa kami ng mission order para makapunta sa kanilang establishment. Meron naman kami dalang checklist kung ano-ano yung aming inspeksyonin. Simula sa floor, sa wall, sa ceiling, ventilation. Basta about sanitation, no? Kinakailangan makapasa sila. At least 75% satisfactory rating, complied sila. Ngayon, pagdating naman sa mga water refilling station, pinakamaraming papelis to. Kasi ang operator kailangan umaten ng 40-hour certification course for water refilling station operators. 40 hours means 5 days. Yun naman, pagkuha ng health certificate, kinakailangan pagsapod, kinakailangan pasado ang chest x-ray, normal, urinalysis, fecalysis, at HEPA-B screening. Kasi kaya HEPA-B, yun, medyo mura. Kasi masyadong mahal pa. HEPA-A. Yung mga non-food establishment, makikita mo, ang kulay na hawak nila na health certificate ay kulay light green. Katulad ng mga, makita mo yung mga tindahan ng damit, napatok sa SM. Compare sa mga food, kulay yellow, o kaya cream. May mga sampling point o tubo na nasa karsada. Kaya lang, pag pumasok na yung tubo, papunta sa kusina ng isang restaurant, papunta doon sa vendo machine ng isang restaurant, doon kukuha ng sample sa ilang mga poser. Yung physico-chemical test sa water refilling station, twice a year, every 6 months. Pero sa mga restaurant, once lang. Before kumuha ng sample, kailangan yung bunga ng yung bunga ng gripo, no? Kinakailangan i-flame yan. Kini-flame mo na yan. Yung may forcep, mayroong bulak, tapos yung denatured alcohol. Tapos pag sinindihan yan, before mo sindihan, ipa-plasing mo muna yung gripo. After plasing, saka mo siya aapo yan. Kasi isang nakakapit tayo yung mga bakterya doon. Kasi pag pinatay mo si gripo, yun sa mga malapit dyan, may bakterya mo. Ngayon, once na pinlame mo siya, no? Patay na yung gripo, ha? Once na pinlame mo siya, yung mga bakterya na nakakapit, ma-disinfect, no?
Pagkatapos ng na-play, siguro 2 minuto lang, 2 minuto, pinakamatagal na yun, 5 minuto. Paglamig-lamig, bubuksan mo ulit yung gripo. Amo muna mga ano. Tapos, mayroong bottle na dala yung sampler, kukuha doon. Tapos yun, nilalagay niya sa may mga pot. Meron silang mga cooler kasi may required na oras yun para ipasok sa kanilang oven sa masinang ano, laboratory. Kapag may nakita kang mali at alam mo matitigas ang ulo, no? Hindi naman pwede yung makilala mo agad yung manager na pag sinabi mo gagawin. Ngayon, ang gagawin mo naman, papasiguro ka, hindi bigay o naman may mga nagawang paglabab, kamalian, no? Iyaano mo siya, isiwan mo ng sanitary order. Yung sanitary order nakalagay sa isang column, nagawang paglabag at kung paano nila itatama. Yung sanitary order may visa. Binigyan mo ng taling na 7 days o 5 days, not including yung non-working days.